Bago ang nalalapit na final leg for fun ride, kami ay dumalo sa mga forum na itinakda upang lalo namin maintindihan ang tungkol sa climate change at ang iba pang aspect nito. Iba't ibang grupo ang nakiisa at umattend sa bawat forum na naganap. Ito ay bahagi ng Philippine Movement for Climate Justice. Pambansang koalisyon ng mga iba't ibang sama mula sa Saka, Magawa, na nagsama-sama para sulo ng ating mga kahilingan kaugnay ng epekto ng climate change. So, matagal-tagal na rin po ang KCD ito ay buo ng komenta ang mga maganda ng kasaysayan. Ngayon lang po tayo ulit ang umaabot sa ating mga kababayan lalo na sa Bulacan, partikular sa mga mamamadya. Yung layunin po natin ngayon ay para bigyan ng konting malaman ng ating mga kasama mamamadya sa bakit ba tayo merong pagpapadya na nagsimula natin ng October 2 tapos may parating po yung November 6. Pero ito po ating pagpapadya na ito, hindi lang po ito simply isang aktibidad na isipan lang ng ating mga organisasyon at abot ng mga mamamadya. Ito pong ginagawa natin padya ay bahagi ng isang kampanya para sa Justicia for Women, hindi lang sa Pilipinas, hindi sa buong Philippines, sa Lituya. Bahagi ito ng kampanya para sa Pedal for People and Planet. Ito ay pang-apat na, yung November 6 ay pang-apat na, sa apat na serye ng pagpapadyak na ginawa ngayong taon ito. Dalawang unang padyak ang hindi natin nadaluhan, yung launching nito sa Marikina at yung sunod nito ay April. Tayo ang kasama lang ng October 2 at hopefully ngayong November 6 ay makakasama rin tayo. So yung November 2, inalulungkot kong ipaalam sa inyo no, na nag-target tayo ng November 2 ng 200 na mga padya para dito sa ating sikat padya sa para sa kaligtasan, sa kaligtasan dito sa Bulacan. Nag-target tayo ng 200 sa asawang palad, umabot tayo ng 300. So, masamang palo kayo. Dahil doon sa akin ang nagumpay na padyak ng October 2, kaya doon sa muling pag-uusap ng mga organizers ng People for Planet or Pedal for People and Planet sa Bulacan ay inayos natin na sana yung November 6 ay nakakasama tayo. At sa National Organizing Committee naman ng Pedal for People and Planet na inisipin natin. At doon sa unang pag-uusap ay nag-ambition tayo sa November 6 ay magawa natin makapangikaya na higit 500 na mamamadya. Lalagpasan natin yung 300 natin o October 2 at sa ating matagumpay at sasama-sama ng October 2. Kaya ng mga ating mga organizers dito sa Bulacan, eh pwede natin palakihan pa. Kaya mag-a-mention tayo ng November 6 ang 500 mamamadya na mamamadya. And before fun ride, kami ay nag-set ng meeting para maisagawa namin ng maayos ang fun ride. So, andito na kami ngayon sa Bukawe. And mga brothers. Iba't ibang grupo ang lumahok.
26 na grupo ang dumating para makiisa sa ating fun ride, Fidal for People and Planet. Dumating na ang libreng food at jersey para sa lahat ng mga bikers. Bawat grupo ay may kakatanggap nito kasama ang mga individual bikers na nagparehistro. At inumpisa na nga po namin i-distribute sa bawat grupo ang kanilang jersey at pagkain. And this is it, pansit! Nag-prepare na nga po kami sa aming line or pila para maayos at walang abriya sa kalsada ang mangyari. Kami ay may mga marshal na kapwa siklista din namin ang gumanap para mas lalong maging maayos ang aming hanay para mamaya habang kami ay pumapadyak sa kalsada. Ano kasama ka? Oo. Eh lagi mong kasama to. Hello. Hello. And the fun ride begin. 1, 2, 3, go! At matapos nga ang ilang minuto ng aming pagpadyak, kami ay huminto muna dito saglit upang magtipon-tipon ang lahat ng mga siklistang kasama sa linya. At para mamaya bago ulit pumadyak, sama-sama ulit kaming papadyak. Thank you.
At here we are, mga kalakbike. Nandito na po kami sa Quezon City Circle, kung saan nandito din ang iba't ibang siklista na nakilahok mula sa iba't ibang lugar. Tara po, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa aming representative patungkol sa tema ng ating fun ride. Magandang layunin at adhikain ang samahan ng Pedal for People and Planet. Magpapasalamat din po kami kay Sir Val Vival sa pag-invita sa amin na lumahok sa ganitong makabuluhang pagpadyak. Panahon na po para magsama-sama tayong lahat na paigtingin at panawagan sa mga pinag-uukulan tungkol sa mga suliranin na lalong palala ng palala sa mga pagdaan ng araw, lalo na po ang pagbaha. Sa amin po sa Tulacan, marami pong matataas na lugar na ngayon ay binabaha na dahil sa iba't ibang factor na nagagawa ng climate change. Pakitaan nga po kami ng mga mayalang sa kanta ng Asin na Masdan Mo ang Kapaligiran. Sino pa nakakaalam dito? Marami po, di po ba? Video. Alam niyo po ba kung kailan inilabas or kung kailan siya inirelease yung awitin na to na kinompose ni Cesar Bañares Jr. Sino po nakakaalam? October 1994 po.
October 1994, halos tatlong dekada na. Eh, representation namin. Almost 3 years. Na, na, asa yung sila, no? Nakobserbahan ng lumikha ng awit na ito. Sa likod? Kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Diretso na kami sa bahay. Magmula sa mga ilog, sa dagat, sa mga kabundukan, maging sa hangin. At sa pagdaan ng panahon, patuloy na naaabuso ang inang kalikasan at mulat po tayong lahat sa mga dahilan kung bakit nagkakaganito. Naghihingalo na po si Mother Earth at binigyan na po tayo ng taning kung hanggang kailan na lang pwedeng gamutin o ayusin ang sakit niya. Kaya po, umpisahan po natin sa ating mga sarili, sa ating tahanan, sa ating mga anak na ipamulat sa kanila kung anong kahalagahan ng pagmamahal sa ating inang kalikasan. Huwag po nating hayaan na maiwan natin sila na nandito sa miserableng mundo sa pagdating ng panahon kung hindi po tayo gagawa ng aksyon laban sa climate change. At sa pamamagitan po ng ginawa nating sama-samang pagpadya kanina, nawa po ay makarating sa mga nanunungkulan ang ating panawagan. Maraming salamat po! Thank you po, Ma'am Lori, mula sa Pedal for People and Planet, Bulacan.